Hey guys, ito si Gene. Welcome sa 11-9 Workshop. At mabilisan lang, ito ang tinatawag natin na claw hammer. Ito ang pinaka-popular na klase ng martilyo, I think, sa buong mundo, no guys? At ginagamit ito ng halos lahat ng tao na nag-DIY, nagko-construction, no guys? Pero hindi nyo ba alam na meron pang isang klaseng hammer na mas sikat or mas nararapat para sa mga professionals? At yan ang tinatawag na rip claw hammer. Kung titingnan nyo mabuti guys, ang kanilang pagkakaiba, itong claw hammer, mas curve yung kanyang pambunot ng pako. Samantalang itong rip claw naman ay mas diretso. So, bakit ganyan? Ito kasing claw hammer ay dinisenyo nga na pambunot ng pako. Mas effective na pambunot ng pako ang ganitong shape dahil meron siyang tinatawag na fulcrum dito at malakas yung kanyang force, no? Whereas ito naman, guys, this is more designed as a demolition, no? Itong rip claw hammer, talagang ginagamit siya pang wakasak, no, guys? Pwede mo rin siyang pambunot ng pako actually, pero mahirap bumunot ng pako dito since hindi ganun ka ganda yung kanyang incline or yung kanyang fulcrum, no guys? However, pwede mo naman talagyan ng kahoy dito pambunot ng pako. Nag-excel to guys in demolition. Itong pambunot niyang ito, hindi lang pambunot ng pako. Pwede mo rin itong pangkalas ng mga moldings, pwede mo pang kalas ng mga paleta, sibak ng kahoy, di ba? Pwede rin. This is very useful kung gusto mo magkalas ng mga paleta. Halimbawa, meron ka mga paleta na bumili ka ng paleta, gagamitin mo for your projects, pero kailangan mong kalasin at wala kang crowbar, you can use this kind of hammer naman, no guys? Problema lang guys, yung ganitong klaseng hammer is very rare dito sa Pilipinas. Usually, mga claw hammers ang marami dito. Pero kung may machampuan kayo na ganito, na rip claw hammer, get it. It's good para sa mga professionals talaga, no? Kasi hindi lang naman construction ang ginagawa natin, kailangan din natin sometimes na mag-demolish ng mga konting bagay, no guys? So yun. Okay guys, so thank you so much for watching. Salamat sa inyong panonood. Sa mabilisan lang, ito ulit si Gene from 11-9 Workshop. I'll see you guys again next time. Adios!